ang panalangin. Panalangin laban sa mga kalidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinangit sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit at 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklulo kung may kapuluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, sa kapaglikha ng lahat ang aming nakikita at di nakikita, ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalamitan at kalawakan, kami ay iyong kahapagan, itiligtas sa mga kapag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 p
Matinding mga paglundol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghinimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magsasaga sa aming kapigasian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at hingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ibibigtan. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, kapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang tubig, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaktil at mabangis. Kami ay iyong tulungan sa aming maiwasan ang ganatuli ng pag-ugali. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mamamahal at iyong tigilan ang kanilang masasamang nilalangin. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag ganisihan ng masama ang masama at huwag ang pagkain dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalaan. Sa iyong dakilang pangalan ni Jesus, panig na din na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kaming maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lingkod at mga. Maraming salamat sa iyo sa iyong pagsubong sa aming mga dalangin ito sa pangalan ng Isa.
Pagliwalwal ng bagong umaga. Nagbabadyan ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na buhay at panahon ay malaking bagay ng pag-asa. Huwag natin sayangin ang oras na mabilis na lumilipas. Bagkos, tukbin ang mga bagay. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa tao. Sama-sama tayong magbigay tulad.
us to live in peace with one another as brothers. Sa inyong